Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Nagtataka ba kayo kung bakit may photoshoot dito? Dahil magkakaroon ng bagong mukha ang KNN. Oops! Huwag kayong mag-alala dahil kami pa rin ang makakasama nyo kada linggo. Mas nagpapaganda. At nagpapagwapo. Kami para sa new look ng KNN. Pero ngayon, ang susunod na report muna ang dapat niyong mapangal. Tungkol sa tama raw ang susunod na report. Jay, bakit mo ba naisipang gumawa ng new report? Una, tangi sa Mindoro lamang sila makikita at pangalawa, nakababa ka na umunti na ang bilang nila. Nayos kasi ng Mindoro Bureau na mapangalagaan ang mga Tamaraw dahil kung hindi pa tayo pumundos ngayon, yung kasilitrato na lang natin makita mga ito. Narito ako ngayon sa barangay ng Manot, bayan ng Rizal sa Occidental, Mindoro. Itong tuklasin at alamin ang kalagayan ng Tamaraw, isa sa mga yaman ng Mindoro. Sinamahan kami sa isang Tamaraw gene pool farm ng SEPTEM o Concerned Environmentalist for the Protection of Tamaraw and Other Endangered Species in Manuot. Ngayonin namin sa amin, sa aming organisasyon ay yung makatulong at kung paano ba pangalagaan at pahalagahan ang mga Tamaraw at ang ang mga miyembro ng SEPTEM ay pawang mga kabataan, edad 17 pababa. Sa gene pool farm na ito, pinapaliwanag sa kanila ang katangian ng tamaraw at pangangalaga nito. Dahil sa pagsama namin sa kanila'y, nalaman namin ang tamaraw ay sa Mindoro lang matatagpuan. Kung noon ay libo-libo ang mga tamaraw, ngayon ay kulang-kulang 300 na lang sila. Sila'y pinangangambahang tuluyang mawala dahil hinuhuli sila at kinakatay ng mga mapang-abusong mga ngaso at marami na rin ang namamatay dahil sa katandaan. Dagdag pa rito ang pagkasira ng mga kagubatan na kanilang tirahan. Ano naman ang mga gawain ng sinasagawa para sa pagprotekta o pagpapahalaga sa mga tamaraw? Diba nagkaroon na rin kami ng pagtitiplante at pagtitinis sa aming barangay at ito na nga nagbibisit kami dito sa Tamaraw. Nagbibisit kami every week. Ito si Namimi at Kalibasib, ang dalawang Tamaraw na ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng SEPTEM. Katuwang ng SEPTEM ang Tamaraw Conservation Program o TCP, isang programa na sa ilalim ng pamamahala ng Department of Environment and Natural Resources at mga Barangay Council ng Manuot. Yung mga programa na isinasagawa ng Tamaraw Conservation Program para mapangalagaan itong ating tamaraw ay meron kaming mga inaginawang mga component ano, na ito ay sumasaklaw sa pangangalaga natin katulad ng captive breeding program natin na kung saan itong ating mga tamaraw ay inaalaga natin dito sa kulungan. Ito yung tinatawag natin na ex situ conservation, na inuhuli ang tamaraw sa wild at nila dito sa loob ng gene pool farm. At ang pangalawa doon ay itong tinatawag nating habitat and wild population management program na kung saan yung ating mga tamaraw sa wild ay doon natin sila pinangangalagaan. At sunod dito ay tinatawag nating information, education and communication campaign na kung saan ano tayo ng mga pag-aaral sa mga kabataan, tinuturuan natin sila ng mga kaalaman kung paano mapangalagaan itong ating tamaraw. Ipinatutupad din ng TCP ang Republic Act 9147 na nagbabawal sa pagdakip at pagbenta ng mga tamaraw at iba pang endangered species. Dahil sa mga nakilala namin sa SEPTEM at TCP, nalaman kong maaari ring maging bahagi ng pagsasagip ng tamaraw ang sinumang kabataan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsusuplong ng mga mapang-abusong mga ngaso sa may kapangyarihan. Pagsasagawa ng mga kampanya para magbigay impormasyon tungkol sa tamaraw at pangangalaga ng mga kagubatang tinitirhan ng maraming hayop tulad nila. Panahon na nga siguro para tayong lahat ay makibahagi sa programang ito. Habang hindi pa huli ang lahat, para sa yamang ito ng Mindoro.